Right there was your DFI 68mm setup. So ito lahat yung Tessa makasama. Ayan. So yeah, yung pesa na pwede ninyong piliin or orderin kung magsisetup kayo ng Radar FI. So mag-start tayo dito sa cylinder block. 68mm chrome bore forged piston. So yan yung piston niya. And then throttle body. CNC. CNC na throttle body. Valve spring, ito yung valve spring. And then, ito yung racing cam. Intake and exhaust. Tapos, adjustable cam gear. Para kung gusto ninyo mag-advance, mag-retire. Para sa camshaft, ito yung kailangan ninyo. And then, racing gear. So, ito yung gear. Third gear. Ang size is 30 teeth. Our fifth gear is 21 teeth. Fifth gear is 24 teeth. And then last gear is 36 teeth. So yan yung engine gears. Tapos para sa ECU, meron tayo fully programmable na ECU. Kasama na dyan yung software, data cable, and map switch selector. Yung software nyan by USB, the download yun na lang sa laptop. And then para sa air filter, para sa mga gumagamit ng stopbox. So meron tayong high flow na air filter, washable. So mas maganda ito kaysa sa standard. Kasi mas maganda yung flow ng hangin na binibigay compared sa stop. Pero sa mga naka-racing na setup, hindi nyo, di kayo gagamitan ng ganito. Kailangan open pa rin. And then may kasama na rin siyang injector. 200cc. So yung parameters yan, pwede nyo ma-adjust sa ECU. So huwag alaman, pares and sila pagka may sisetup kayo. Pag na-setup kayo ng block, kailangan sabay. ECU, injector, throttle body, cylinder block. So sabay-sabay silang tinatono. And then ito is pang-optional na ito kung gusto nyo mapalit na mas mataas na connecting rod, 3mm. So, ang difference naman ito yung TDC. So, mas mataas yung duration or, I mean, mas matagal. So, depende sa builder nyo na lang kung gusto nyo itaas yung duration ng during TDC. So, tanongin na lang sa kanila. So, fuel filter, meron, and then yung drive gear. So ito lahat yung parts para sa Radar FI na modification.